Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella and today I will be reviewing the Fit Me Matte and Poreless na foundation from Maybelline. So I bought this for 299.75 ata yun. But originally this will cost you 399 pesos. So itong nabili ko is for normal to oily skin. Before anything else pala, I have an oily skin and I bought the shade Natural Beige 220. So ganito yung itsura niya, glass bottle lang siya. And then pag open mo, wala siyang applicator or anything. Diretso na siya ganyan. Actually, ngayon, 7:35 PM na. And ginawa ko yung application kanina pa around mga 3 PM. Ang ginawa ko pala kanina is nag-prime ako on this side. And this side, wala na. Diretso na foundation. And then, I used 3 applicators pala. One is yung brush, which is dito ko in-apply sa left side ko. And on my right side, ginamit ko yung Forever 21 ko na sponge. And dito sa forehead, ginamit ko lang yung fingers ko para matest natin kung ano ba talaga yung tools na pwede natin gamitin on this foundation. Sa kita ko naman kanina, okay naman siya. At first, yung first layer pala ng application ng foundation, parang natural lang siya sa skin. Hindi siya ikitingnan. Sa first application, parang okay lang naman siya. Wala masyadong difference na makikita sa left and sa right side. But after kung naglagay ng second layer ng foundation, dun mo na makikita meron ka talagang in-apply na foundation. Parang nagiging cakey ka ng konti. So, itong foundation na to, meron siyang light to medium coverage. So, natakpan niya ng konti yung mga pimple marks ko. Although, parang isa na lang man ata yung visible na pimple mark ko dito na side. And yung veins ko din sa face, which I have both sa right and my left cheek. Sa second layer din pala, mafe-feel mo na ng konti na meron ka talaga nilagay. Parang paulit-ulit, no? Meron ka talaga nilagay sa face mo. Also, itong foundation na to pala, hindi siya flat na matte. After kung mag-apply ng foundation, meron pa rin siyang glow. Pero pag feel mo sa face mo, hindi naman siya sticky. And also, kahit na dito yung sa upper lip ko, dito and dito usually, nagsisweat ako. Pero hindi naman natanggal yung foundation on both dito na areas. And also, pala kanina, yung ginawa ko lang is pumunta ako sa tita ko. And then, yung mga dogs namin nakawala sa bahay. So, kinuha ng sister ko. Pinuntahan ko rin dun sa labas. So, medyo pinagpawisan ako ng konti. And pinaliguan ko na rin kasi ang dumi-dumi nila. And medyo natalsikan yung face ko ng water. But after naman nun, okay pa rin naman yung foundation. Hindi naman siya nabura. Hindi naman sobrang dami yung tubig na natalsik sa face ko. But then, okay pa rin naman siya. Hey guys, so it is 7:24 na ng gabi. If it will focus. Focus. So, mga 4 hours na. And hindi pa ako nag-blot since kanina. So, ito na yung face ko. Ito na siya. Oily na siya. Saka dito. So, mag-blot lang ako using my Gatsby Oil Control Sheet. Hindi din ako nag-retouch or nag-powder. Hindi pa talaga. So, ayan. After blotting, ito na siya. And here's my blotting sheet. Ang dami niyo nakuha. After blotting, kikita niyo na talaga yung pores ko. Pero hindi naman siya sobrang pangit na to the point na nag-sink in talaga siya sa pores mo. Pero ito, parang hindi naman. Pero na-emphasize lang talaga yung pores mo ng konti. But if malayo naman sila yung mga ganyan, like ito, ganyan kalayo yung tao, hindi naman siya obvious tingnan. And maganda pa rin naman yung foundation. Although meron akong highlighter, makikita mo dito sa center ng forehead ko pagkatapos mong mag-blot. Meron pa rin siyang shine dyan. Tsaka dito din, oh. Pero hindi naman siya pangit tingnan, sabi ko nga kanina. And also pala, hindi siya nagsisink in sa fine lines mo. Although ngayon, nakikita ko na kasi, 4 hours na yung nakaraan. Nakikita ko na ng konti yung fine lines ko dito. Pero kanina naman, after application, yung first application pala, hindi naman, okay lang naman siya. And then, itong pimple ko pala, hindi siya totally natakpan din. Yung redness, hindi din siya totally natakpan. Although yung redness dito sa sides ng nose ko, natakpan. Pa naman siya. Kahit yung first layer pa lang ng foundation, okay na siya. Also, mas preferred ko pala yung sponge and using your finger kasi mas okay siyang tingnan compared dun sa brush na ginamit ko. Ang ganda niyang tingnan sa skin actually. Hindi naman siya sobrang oily tingnan. Although after an hour, meron ka ng shine but hindi oily. And nag-set lang pala ako ng buong face ko using the Nichido Final Powder. Hindi to siya mattifying so matetest mo talaga yung foundation. And
and medyo mas mabilis siyang mag-set compared sa iba. So, hindi naman sobrang bilis na to the point na mahihirapan ka na mag-blend sa foundation mo. But, huwag mo na lang hayaang ilagay yung foundation for a long time before mo siya i-blend kasi nagsiset siya agad. Also, hindi naman ako nahirapan mag-blend ng other products sa face ko. Ngayon, after 4 hours, hindi nyo na masyadong makita yung blush ko. Yung bronzer ko medyo nakita lang. And isang major na concern ko pala dito sa foundation na to. Actually, hindi nyo masyadong klaro, no? But dito sa personal, medyo nag-dark siya ng konti. Yung face ko at saka yung chest ko, hindi na siya nagmamatch. So, in short, nag-oxidize siya mga bes. Eto, nilagay ko siya dito sa likod ng hand ko para makita nyo na nag-oxidize talaga siya. Para na siyang bronzer na shade. Para maging sure na lang, either i-mix mo na lang to sa isang shade na lighter na meron kayo or bumili ka ng lighter shade na lang ng Maybelline Fit Me. Para in case na mag-oxidize siya, mag-match pa rin siya sa chest niyo. And pakikita ko lang sa inyo ha, yung dapat na color niya. And nga pala, mas okay na meron talagang applicator yung foundation. But alam nyo naman siguro ito. Kasi matagal na to siyang na-release dito sa Philippines. So hindi ko na yan siya i-emphasize. So ganito dapat yung color na yung shade ng foundation. And ganito na siya right after. So nilagay ko to siya mga 4 p.m. After 3 hours, nag-oxidize siya. Wait lang, babasahin ko pala yung claims niya pala, no? First, mattifies and refines pores. Mattifies a bit, pero hindi naman sobrang flat matte. Meron pa rin siyang glow from within. Parang ganun na effect. Yung second niya is matures natural skin tone, yes, pero nag-oxidize nga siya. So, and then, ang nandito refines pores. At first, oo. Pero, kung gusto niyo talaga yung parang mawala talaga yung pores niyo, bumili kayo ng primer na merong pang fill-in ng pores niyo talaga. Kasi if ito lang yung pagbabasehan niyo, hindi siya talaga nakaka-refine ng sobrang-sobra sa face mo. But, nagiging okay naman ng konti yung pores mo. Next is natural seamless finish. Yes, if one layer lang yung ilalagay mo. If two layers na, makikita mo talaga na meron ka ng suot na foundation. Yeah, so okay siya with and without tash. So after an hour, nag-oily na ako pero hindi naman siya sobrang oily talaga. So if meron na ako nakalimutan i-mention sa video na to, ilalagay ko na lang sa description box or sa comment section down below. If yung concern niyo is yung longevity ng foundation, then might as well use a primer beforehand para mas magtagal talaga yung foundation sa face niyo and para mas magstay longer yung mga products na ilalagay niyo sa face niyo. Makikita ko sa personal na mas nagstay longer yung blush on ko dito na side compared dito sa right side. Meron pa naman siya dito, pero mas nag-lighter siya dito na side. So if isa ka sa mga taong naglalagay ng foundation dito sa eyelids nyo and then oily yung eyelids nyo, iset nyo na rin yan kasi kanina nilagyan ko dito and then hindi ko siya sinet, so nag-crease yung foundation dito. Yung highlight ko dito na side, din okay pa naman. Dito na side, okay na okay pa naman. Nag-stay pa naman yung makeup ko so sa with primer and sa without primer na side. For me, okay na okay itong Fit Me foundation. Pwede siyang gamitin for everyday use. Basta lang one layer lang yung ilalagay mo. And madami silang shades. So, check nyo na lang sa stores nyo kung ano yung mga available na shades. Sa online din, madami din. Makakapili din kayo na marami dun kung ano yung fit sa color nyo talaga. If you tried this foundation, comment it down below kung ano yung experience nyo dito sa foundation na to para makatulong tayo sa ibang gustong mag-try ng foundation na to. And yeah, that's it for my video. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And I'll see you on my next video. Bye! So if you want to buy this foundation, if you... Amen. Hey, nung sa kanila. Kikik.